Testing my canteen project. Okay, let's see if it will run. Oh, it's running. It's running. Alright, go. Yeah, slam it. Oh, remove the empty mic. Alright. Yeah. Just pull it back. Alright, ready. You see the dot? Low. Guys, nandito na ako sa bahay, no? Finally, tumatakbo na yung Glock 17 project ko, no? Ano ba? So, last time, previous range trip ko, yung slide hindi umaatras all the way back. Tapos, yung basyo na-stuck dito, no? So, ang pinaka latest na ginawa ko dito, gumamit ako ng Dremel tool or rotary tool. Tinabasan ko itong red dot mount or scope mount from IWI. GIS. GIS. Hindi ko alam yung sabihin ng GIS. Yan, binawasan ko lang. So, hindi na nakakapag-extract na ng maayos. Safety check. Yan. Tapos, yun nga, yung recoil spring, pinalitan ko siya ng 15 pounds. Ang stock nito is 17 pounds. Nagkamali pa nga ako ng bili. Ang binili kong recoil spring is Gen 3, Gen 4 to. Pero buti na lang may nabibiling adapter. May adapter pala para makagamit ka ng Gen 3 na recoil spring. Okay naman siya. Actually, masaya nga ako eh. Kasi nga tumatakbo na siya, unlike last time, jam siya ng jam. Ito walang jam. Isang beses lang to nag-jam yung misis ko pang gumamit. Tapos parang nag-limp wrist siya. Kasi alam niyo pa ang Glock pag nagli-limp wrist talaga kayo in general, magja-jam siya kasi pag malambot ang hawak mo, walang enough force para yung slide umatras all the way. Konti lang inaatras niya kasi gumagalaw yung ano mo eh, yung wrist mo eh. Kaya tinatawag na limp wrist. Pag steady kang ganyan, hindi siya magja-jam. So, I like it. So, sabi ko, kinorek ko naman yung ano niya. Yung pag-handle niya. No? So, yun nga, no? And then, naglagay ako ng muzzle brake. Generic lang from eBay. Ito pala, extended ang beaver tail ito. Extended beaver tail. Tapos, naglagay din ako ng extended na aluminum magwell. Kaya, sabi ko, okay. Masarap na siya iputok. Parang siyang open. Open division na Glock.
So, ang dami nag-isabay, ipakat mo dito para maglagay ka na rin. Ayoko kasi nga nung ano eh. Ayoko ng yung red dot ko, galaw ng galaw. Pagka kasabay ng slide eh. Mas gusto ko yung ganitong setup. Anyway, ano lang naman to eh, range gun lang to. Hindi naman to pang, ano, pang self-defense na barrel. Kasi nga ito nyo, kaya hindi mo naman ito maho-holster din, masyado malaki. So wala, range gun, range toy. Gusto ko lang maka-experience na, ano, sabi ko, oh, yung red dot, naka-fix lang sa target. Tapos puputok ka. And then yung muzzle brake, matutulungan yung recoil. Kaya talaga mas maganda. Maganda lang, maganda sana to testingin sa, ano, sa steel plates. No, steel challenge. Pero yan. Saya ako. Makita nyo, no? Pinopost ko dito yung journey ko sa firearms. Pwede ko siya i-edit. Yung nga, sabi ko sa cost sa comment ko last time. Pwede ko i-edit na puro maganda lang papakita ko, no? Yung talagang hindi nagja-jam yung para. Hindi man lang ako binabayaran, eh. Binili ko to with my own money. Hindi ako binabayaran ng Vortex, ng Glock, ng IWI, and Vortex Nation. Diba? Binili ko to with my own money. And what else? Make sure lang pag may ganun to kayong setup, meron kayong pang-adjust ng ano nyo, ng sight nyo, left and right. So, nagdala ko kanina. So, yun, nagustuhan ko rin. What else? Yung beaver tail, extended beaver tail, nakakatulong talaga. And, yan, meron ako ano, range gun for 9mm platform. No? At least, ngayon, shinare ko sa inyo mula umpisa nung inaano ko to, tinetesting. Tumatakbo na siya. Yan. Okay guys, kung nag-enjoy kayo sa video na to, please click like and subscribe and comment down below kung anong suggestions nyo or violent reactions. Thanks for watching. Bye! Like you, be strong to hold the powers of the sun.